Ayun na nga, guys. Game number one, Blacklist versus F-Cup. Grabe, malalasan kaya ng Blacklist tong F-Cup o yung F-Cup ay magbabalik sa World Championship caliber? Yan, tignan natin, guys. At alam mo kahapon, kung babalikan natin, yung alpha oh, ito, naka-aurora pa. Hindi pa nagpapalit. Cut. Sa kahapon, oh. O, tanongin kita, boy. F-Cup o Blee LCK. Ngayon pa lang first phase ng draft. Parang ano dyan eh. Hype yung ano. Ano? Pero wala ako ano dyan. Ah! Ano nga? F-Cup ako? F-Cup ka. Score, score. Game 5 ba? Sige, sige. Ay, putik! Soyu versus Ling! O, hindi Soyu wins kahapon, ha? Game 5, Soyu yung ano. Ang problema lang is may mobility kasi yung Suyo. Parang nga siyang pinapagitna ni Nolan. Tsaka ni Julian na parang may burst capability yes. Si Suyo. Pero meron din siyang pang-out. Kaya nga eh, Jason Brian Machado. Yan din yung iniiyak namin kahapon sobra. Sa ano sa venue. Nanonood. Ang ginawa namin nanonood pa kami ng ano. Nanood kami ng live kahit nasa venue kami para lang makita yung ban. Sana ngayon day 2 inayos na nila kasi nakakalito. Kita lang yung pick pero hindi yung ban. Ang malupit dito, best of the best talaga. Kumbaga, naglabas yung dalawang kapitan natin. Hindi ko nga alam guys kung bakit 720 lang yung ano ko eh. Even nung live ko eh. Meta si Faramis sa international tournament, sabi ni Few, wala akong pakialam. And ito yung talagang ano eh, ito yung identity ng Falcons AP brand. Ever since Coach Trevor went to this team, parang nandoon yung idea na sound lagi, fundamentally speaking, yep. Yung kanilang draft. And that's also one of the biggest reasons why the Faramis works with Falcons AP brand. Pero with, daming tao. Iba talaga pag playoffs, so kahit weekdays, alas tres. It was also reintroduced nung nagbumalik si Haji sa support yes. And nilabas niya yung kanyang Luoyi. And ito yung mga utility gameplays na nakikita natin from both sides. So magandang laban to kasi talagang kumaga nagtatapatan sila ng mga secret weapon nila. Oo. And grabe, Luoyi na parang for the longest time ang lagi natin uy, associate with Gatot Haji para miss versus Luoyi Hylos. Hylos XP to guys, feeling ko sa Blacklist mag-utility pa rin to. Utility to, promise. Yun yung nagpapanalo sa kanila, hindi nila ano yun yan, tatanggalin. Mag-utility support, post 5 to. Saan nakataya, tol? Plus 1 ako sa Blacklist eh. I think you had lunok sa pinapos dito ng Falcons AP brand. Unless they find a different marksman here for Oheb, ilalaki talaga nila. Maganda yung Arlott answer kasi it's a decent solution versus... Ay, hindi. Mag-aano sila, Arlott post 5. Kasi nga, naban na naman yung Matilde. Ah, nakasara yan. Ano? Hindi sila mag-utility kasi nga, naban na yung Matilda. Wala na, oh. Nag-XP, Hylos, Arlott, ano no, or baliktad. Bili ko ano yan, Rome ano yan, for sure. Rome Hylos yan. Oo. Pangit si Arlott yung sa Rome. So, uy, glue! First time in the MPL playoffs and MPL regular season yata, glue. Ay, parang pabor sa Blacklist yung glue, ha? Parang ang pangit ng glue sa Ling. Bakit? Kasi pag sinakyan. Hindi naman yung magugulo yan, eh. Oh, kasi parang yung crowd control dito ng side naman ng Blacklist International medyo iba pa. Pero iba ang ating... Okay, carry. Guys, bababa ko yung mic. Nakakaano manood. Ano awkward manood. Hero ngayon? Kita yung kita yung mic. Carry! Ah, gagawin dito ng F-Cup. Sasaniba nila yung Hylos. Tapos, so, parang, ano, papatayin nila gamit yung carry. Ganun gagawin na ito. Sana magawa. Anong thoughts nyo dyan? Kasi kung di nila magawa, wala. Uubusin sila ng link ni MP Daki International doon sa glue tsaka gatot kasi merong sagot yung Falcons AP brand doon sa Hylos pick so sobrang yeah. Ang pinakamalaking problema ng Falcons AP brand dito is yung link pero if makaharap na snowball dito yung F-Cup
I think they're gonna be able to transition out of the mid game much much better compared to what the Blacklist has. Uso Soyo ngayon ah. Kaya nga, perspective na eh. Na magiging labanan na para pero parang kaya siya nung haya nga. Napaka-importante na game number basta one. Lang this is all about so the momentum. De, feeling ko nga hindi siya kaya ng haya eh. Kasi nakita ko kanina, ay kagabi, pagka nag-SS tas nag-per skill na wala sa legacy. Kaso parang parehong may napaka-rich na history pagdating dito sa LPL event. Crowned as a world champions. Muli kami makasama niyo brito na din nga pala Ultra Match 1. Game number 1 ng Opting Upper Bracket Semifinals. Nakaka-excited ito ha. Again, nabanggit mo yung mga legasiya na itatak ng dalawang kumpunan na ito. Specifically, dalawang player na na-highlight natin kanina. Pew at itong si Haji. The all-time idol and the all-around agent. Ang naisip ko guys, na ilalearn nila kaysa first kill yung Soyu, yung third. Dito, si Haji. Kasi parang maisis yan, babakilin mo yung red. One of his root roles ay nakikita mas talaga natin ba, kung paano siya nakakapang-lason. Kahapon, sabi rin ni Danica kasi sa palagpalag nila, di ba? Sila na ang bagong lason. Gago patay si Plap! Speak of lason, ang malalason ako si Plap. Gago patay dito tamang talon lang. And oh, Gwen, nakambayo ka niyang thought. Ay, gago niya nito niya, Jay. At this time, may pasok at itong members mula dito sa Blacklist. Whoa! At sila na ng first blood, Haji. Almost 40% yung buhay. Gag, yun, laking bagay na. Naka-first blood sila. Pero patay din yata si Perks. Sa panel, ano yung mga pang-clapback? Ito, yung answer namin. Ay, naku, nahatak pa. Pero hindi pa sapat yung damage nung Ghost. Uy, gago! Lord JM is in prime! Gag, yun pala din si Kyle. Oh my God! What is happening? Sabi mo, tumaya ka ba sa black? Oo, tumaya ako dyan. Nagwawalis dito. Gagi, guys! Ang nyabi! Ba't na siya ang Ven? Dahil ba first game? First game pa lang ako, nag-iinit pa. Agad-agad for MP The King. Ako, mahirap ito ha. Kung retrihan lang ang pag-uusapan. Sheesh! Blacklist is on fire! Na itong ilang sa SS ni Arlott Suyu ay mahirap kalaban. Oo. Diba dahil meron siya yung naku, hihiwa si JM. Patay yata si Pew. Diba para or si Ogwe. Oo, no? Yung bumabagsak na gano'n. Ano, hihiwain ko. Pagkaiba kasi yung mechanics when it comes to the tap and hold kapag kinagamit mo yung Suyu. Pero for me, nakapag-turtle pa. Oh my God! Hindi mo magugulo yung club. Mas hirapan siya pag-skill kapag late game na. And for Falcon, si Ipi Brent, kaya pa rin namang gawa ng paraan. Naging saucer yung ano, si Oyu. Parang yung early ng Blacklist, kagag kapon, ganun. Ganyan yung early ng kalaban nila eh. Sana ma-straight-straight na to ng Blacklist kasi, Brent, kasi kilala natin yan na ano talaga, experience team na din talaga yan eh. May criteria eh. Parang kaya si Ohe, pala nakaharit din. Ang ganda ng hero ni Ohe, hindi siya basta-basta. Tsaka ano na si MP, nakaling no? Oo, hindi. Hindi basta-basta magugulo ni Platin si Oheb. Tapos si Ogwen din hindi niya mabubisit si Oheb kasi harit siya. Tapos kaya niya sabihin yung carry. Actually, parang kaya niya nga rin sabihin yung ano eh, yung Soyu. Paldo talaga. Sahod na naman. Inasahod na naman tayo ng Blacklist. Uy, gago. Patay si Ogwen. Okay lang. Worth it. Nag-revitalize ulti na. Grabe nga to. Pero ang maganda. Balu Blacklist. Gago, playoff mode. Ang ina, baka ito pa mag-finals ha. M6 rep. Blacklist International. Kahit meron ko pang steel bones na passive. Wala, hindi nila ano, binibilang yan. Ganda ng storyline nito. Pero right palaglag na tapos nag-finals pa, no? Gago, sobrang best case. Hindi sila na-disturb. Best ano? Best story. Best the whole world. Best storyline. Mas sila yung mas pupuruhan natin makita na mag-i-initiate ng mga team fights. And speak of which, maagang diversion play. Wow! Kemi pa napunta yung kill. Oh my God! Disaster for M-Cup. Gogo, disaster yung early, super. Ramdam mo eh, yung kunat talaga ng frontliners dito. Lamang kasi talaga ang hard sa carry eh. Gago, pinalo ni Ogwin, mamatay mo. Mararamdaman na natin ngayon yung element of surprise. Wako, pag turtle pa. Ling na nakaskill to ha. Ling na nakaskill. Lahat sila may death na bukod kay Ogwin.
More on, you're on the waiting game if you're on Falcons AP Brent. Pero ngayon, no more waiting, nag-respond na ang pangalawang pagong sa laban na to. Oo nga, no? Parang naisip ko nga rin yun eh. Kasi kung meron kang Faramis, medyo may kabitinan ka dun sa instant burst na manggagaling sa isang magic hero. No? And yun naman yung napunuan ng mga heroes dito ng Blacklist. Walang gusto mag-tertel. Maingat ang Blacklist. Magic, maganda, maganda. Kontrolado. Kontrolado hindi sila nagmamadali. Maganda ang pinapakita nila, no? Oo, slowly but surely. Ayan, sige, pag gagawin niya papastartin, tapos ano, tsaka bibirayan. Kasi si Yuka, para ma-maximize mo, kailangan nasa vicinity siya. Kaso nga lang, oh my God, nag-draw sila! Gago pa doon. Oh my God, that's the Flap, patay si Flap. Pinapol? That's the very Ogwen, hindi rin siya na SNFU. Oh my God, what's happening to Bren? Uy, natanggal siya, ano? Nakita mo si Ogwen nakikipagharutan doon ng parang walang ano, walang sense kung bakit siya nakikipagnormalan doon. Hindi nga siya nakapag-entrance eh. What is happening? Baka antok pa. Dahil first game. Ay, nung gando. Iniiwa. Saktong Tempest of Blade. Hindi man natsakto yung knock-up na yun mula sa Tempest of Blade. But still, naiwasan niya yung potential na feeling. Palo, gagi. Ang taba ni Lord JM. Sila mataba. Parang hirap pang comeback sa lineup ng M-Cup na to. Legit. Lalo sa hero ng meron ng Blacklist. Pa kasi yung engine nila for now. Pero kasi sa pag-aantay mo na uminit pa yung makina, mas dodoble na yung init. Hindi ko makita kung paano makakakamak yung gantong lineup ng may harit pa na nakaka-farm. Oo, may harit pa na ano, super nakaka-scale din. Nandiyan yung reaction for Falcon AP Brent, pero tila ba ngayon ay medyo sila yung naghahanap sa dilim burrito. Well, ang hirap din kasi talaga. Yan, manalo ba dito, lalaban sa mananalo mamaya? Yes po. Legit ba? Quarters to. Oo, kung sino manalo dito, lalaban sa mananalo mamaya. Upper bracket finals. Ayun yung road ano na road to grand finals. Yes. Bali, dalawang panalo na lang kung sino yung maglalaro dito. Oo, oh, dalawang panalo sa upper bracket finals. Kagang tawa ni MP. Maug si Kyle. Pero kung makita ganyan si Kyle. Kaya nga super disaster ng early nila, no? What? What is happening? Sa playoffs mode yung mga players natin. Kasi iba talaga yung nagiging aura nila. Ito ang power pag nakapaglaro na kayo sa ano eh. Pag nakapaglaro na kayo sa playoffs. Parang meron kayong moment random na tinatawag. Samantalang yung ano yung FK, parang nagda-download pa lang sila sa game na to. Kasi di ba, ano, ang ganda rin ng laro ng Blacklist kahapon eh. So may momentum talaga sila. Si FK kumukuha pa lang ng momentum. Oh. Yun talaga ang ano eh, pagkagaling ka sa baba eh, no? Pagka nauna kang lumaro, iba talaga yung init mo. Para sa Blacklist, eh, afford nila yung ganong klase ng mga paglalim. Remember, meron silang diversion play dito for Hachi. Di kayo nagpapalover bracket ng Epo. Uy, walang ganong strat. Grabe ng strat yun. Walang ganong strat. Parang sinayang mo isang buhay mo sa upper bracket. Pangit yata, Lising. Talagang maganda lang ang laruan ng Blacklist ngayon. Tapos medyo pangit ang laruan ng F-Cup. Para sa Blacklist International. Smooth run for the early game. 8 minutes into the game. 0-8 ang ating kill score. Kaya nga eh. Right now, Burrito, may diversion na naman. Sila yung mag-aabang. Makakasalubong ba nila dito? Ang mga bees. Okay. Nakikiramdam na dito si Ogwen. Alam niya na may tao. Nakita niya! Pero kaya-kaya siya. Ogwen SS! Oh my God! Hindi nakakaya si Ogwen. Why? Pabilisan lang. Tunaw kagad si Ogwen. May nag-aabang pang MP Daking sa may bandang baba. Uy, gago! Patay si... Ano? Grabe naman yung ano noon, yung... GL card. Grabe naman yung lifestyle noon. Hindi na-expect, akala ko sure patay na. Ah, makapapatay natin si Super Marco. Laki na lang. Makakatakas pa rin. Grabe si Super Marco, nakaka-boots. Gagi, legit ba? Bren, nabubog ng ganito. 7.2K, 0-9, 9 minutes.
Ramdam natin na may ganong klase ng mga paglalim sa MPA. Pero ramdam mo yung disiplina pa rin for this them. This is not very brave. So, to, sa nakita natin regular Naku, season. May item lahat sa blacklist, even the room. Even the room is 1K gold. Okay, isip lang. Oh my God. Patay din si Tio. Blacklist is on fire. Blacklist is blacklisting. Hindi man nila mababasag yung Torre doon sa may mga super one-sided game. Umuulan na mga double kills here for Blacklist International. And not only that, pumapabor din sa kanilang medyo, medyo makaka-apekto sa mental ng ano to ha, ng F Cup to ha. Game 1 pa naman. Oo, medyo, medyo affecting to. What the fuck? Ah! Parang masasabi mo palang swerte ang ano, swerte ang Aurora, hindi nila Swerte ang Aurora, gago. Swerte pala ang Aurora, hindi nila nakadapat sa ano sa first round ng Blacklist. Kasi Blacklist playoffs mo talaga. Ayun, sarap ng Jolly Adam nila ngayon, mainit. Adjustment ng Blacklist International. But it's for the better. Ngayon nakita natin gago. Sabi pa naman ni Tori, 3 ano. Naglaro ka ano sabi mo? Same 5 man. And the same 5 man. Ah, oh, game 5. Game 5 and made the best team win. De, ano siya eh, Bren siya? 11 kill score. At may Lord pang makukuha ngayon ang Blacklist International. Napakalinis at napakagat ng laro. Gago palo, no? Wala pa rin basag na Tori para sa kanila. Masasabi ko na sobrang nakalkula ng Blacklist International yung naging laro na ito. Inopin ko parang boy siya dun eh, ang tagal niya mag-kicker, parang nagbinabate siya ng ewan. Day number one, kung ano yung mga naging sagot sa isang suyo. Papanormal pa, no? Oo. Nag-cut ba siya? Nag-cut? Ngayon, hindi. The earlier, the better nga talaga. Talagang nagpanormal lang siya. Yung board ay natapak doon sa may bandang tasa. Pina-first kill niya. Si KDG pala ang pipitasin! Inabangan doon sa Purple Bomb, sama-sama na naman. OMG! International, ito na yung ano eh. Mukhang iitlog yun ng Blacklist! Gago itlog nga! Iitlog yun sa first game! Oh my God, the prime Blacklist is back! Ang inaasahan mo lang na heal dito ay yung revitalize mula kay Perks. Blacklist Prime, gago inidlog ang F-Cup. Grabe na yung code. At ngayon, pinapakitaan agad tayo ng napakaagang magandang formation for them. Grabe yung mga analysts dyan sa MMA. Grabe! What marami pa kayong itatayin, marami pa kayong hihimayin. Pero para himayin ang nangyari sa game number one.